Hoy, Alex. Ano, Temyong? Ayos na ba? Natumbok mo, amo. Ano pa naman si Inibalagdas? Sigurado akong sasagutin ka na ni Ellen yan. Edward, dating gawin. Pero boy, hindi ko pa madadala ito ngayon, ha? Bukas na ng umaga, sasabay ako doon sa unang biyahe ng troso. Pero teka, bakit ako magdadala nito? Ba't hindi ikaw? Yan ang huli, Choy. Sa susunod, ako na mag-ate. Mas magaling, amo. Para mas maramdaman. Oo nga. Tama si Temyong. Mas mararamdaman. Ako ba, Miling? Alam mo naman may isang demonyo yan. Miling! Pikam-pika na ako sa'yo. Talagang wala kang kadala-dala. Teka, kuya, wala namang bala ito eh. Walang bala. Oh, anong walang bala? Walang bala ito. Nagbibiro lang naman ako eh. Walang bala! Kuya, kung tinanong niya, wala naman talagang bala ito. Oh, oh, wala naman. Tigil mo yan! Hoy! Ano na naman kalukuhan niya? Wala na ba kayong respeto sa isa't isa? Miling, hawak mo na naman yan! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ang paghawak sa baril ay may kakambal na pananagutan. Kapag nagpatangay ka rito, palang araw magiging mitsa pa ng buhay mo. Ah, nagbibiro lang naman ako eh. Sige mo yung biro yan. Nasaan yung inyong kapatid, si Douglas? Nakararating ko. Lando pa! Kausap yung anak ni Mr. Angeles. Hindi ko na may tatawang kagagayan ko, Douglas. Nakakalata na si Papa eh. Papatayin ako noon. Nati, hindi pa kita pwedeng pakasalan ngayon. Sa klase ng trabaho ko, mahirap. Kahit magsama na lang muna tayo, maintindihan naman ni Papa yun eh. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hanggang sa makakita ako ng magandang pagkakakitaan. Narinig ko ng mga salitang yan eh. Kung tutuusin, sapat naman ang kinikita nyo rito para buhayin tayo. Pero hanggang pangako na lang eh. Ayaw mo lang ako panagpat. Pero... Huwag mo ako hawakan. Pagsisisiyan mo lahat ng ito, Douglas. Tandaan mo yan. Nati. Halika na. Nati. Ayun ang kapatid nyo. Mukhang may problema. Ang hirap sa inyo, puro problema binibigay nyo sa akin. Miling! Ha? Halika dito. Ah, magandang umaga si Ellen. Bakit, Edward? Ah, may padalang sulat si Boy Alex. Eh, bakit hindi siya ang pumunta dito? Ah, maraming trabaho sa bundok eh. Ang tiyaga mo naman maging mensahero ni Boy. Ah, tutuloy na ako, Ellen. Sige. Ah, Ellen, hindi mo ba babasahin? Ah, siya nga pala. Mahal kong Ellen, sa una pa lamang masilayang ka ng aking mga mata, ay sumikdun ang aking dibdib sa tawag ng walang kahulilit na pag-ibig. Lalo na nung makita kitang namamasyal sa tabi ng plaza. Teka, 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 boy. Yung bang sulat na dinila ko kay Ellen eh, yung sinasabi mong yan eh, yun na nakalaman doon? Oh! Bakit?
E panahon pa ng kopong-kopong yung estilo mo eh. Bakit hindi ka pumormal na lang? Pumormal? Wala sa vocabulario ko yan, Choy. Ako ang inahabol ng mga babong. Inahabol ka nga. Mga tagaret ka ba? Eh ano? Kung tagaret ka ba? Pero ako ang inahabol nila. Alam mo, boy, mabuti pa. Dumiretso ka na kay Ellen. Para magkaalaman, ha? O, natatakot ka lang? Ako? Matatakot? Puntahan natin bukas. Ako? Matatakot? Sinabi mo na yan, eh. Di puntahan natin bukas. Sige. Yeah, boy. Hika! Ano ka ba? Choy, hawakan mo muna ito. Pinapawisan yung kamay ko eh. Ah, magandang araw si Ellen. O Edward, napasyal ka? Oh, eh kasama ko si... Oh, bakit Edward? Ah, eh, para si Ellen. Ah, pinabibigay ni Boy Alex. Salamat. Tuloy na ako. Kung sino-sino pa kasi nilalakad mo eh. Ba't hindi na lang ikaw manligaw? Dinadaan sa lakas. Timing lang yan. Pa, tsaka na lang tayo maglaro. Mainit ang ulo ko. Baka naman hindi totoo lahat yung nababalitaan mo sa kanya. Totoo! Marami nang nagsasabi kung saan-saan sila nakikita. Nandiyan naman pa yung sanakay. Sinong kakampi ko ngayon? Edward. Totoo ba itong simbong sa akin ni Boy Alex? Na madalas daw ipasyal si Ellen. Totoo pa? Oh, nakita mo na pa? Totoo! Kinakatalo mo na ako eh! Teka, magkaliwanagan tayo. Anong kinakatalo?
Hindi ba pag nagpapadala ka ng sulat kay Ellen, ako nagbibigay sa kanya? Oo! Pag nagbibigay ka ng bulaklak, hindi ba ako nag-aabot sa kanya? Oo! O kaya pinapasok si Ellen, para sa iyo yun eh. O eh, para naman pala sa iyo yun eh. Dapat nga magpasalamat ka pa. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Bistado ka na! Bistado ka na pala, Edward eh. Ay, teka, teka. Tapusin natin to, ha? Pa, hindi naman seryoso ito si Boy Alex kay Ellen. Dinadahid na sa bilis, eh. Ginagawa mong style doon sa mga babae sa Red Cab, eh. Isentin babae si Ellen, di pwedeng kalokohan niya. O, hindi ka naman pala seryoso, eh. Hindi talaga obrang kalokohan mo kay Ellen. Kanino ka ba talaga? Kaya pa. Teka, ayusin natin to. Alec Boy, ano ba talaga ang plano mo tungkol kay Ellen? Tutuluyan mo ba? Seseryosohin mo ba? Ito mo pa, hindi makasagot. Pangwet ka ba lang yan? Nakakahiya ka. Bueno, tutal hindi ka makasagot, Boy Alec. Si Ellen, para kay Edward. Kamag-kamay kayo. Boy. Yan, ikaw, pangwet ka ba ka na lang? Ikaw naman pa eh. O siya, mag-balling tayo. Kampi kayo ni Edward, kami ni Douglas. Sige. Okay. Mr. Hagedorn, may kabigatan ang kaso ng anak ninyo. Mas makabubuti pa kung makikipagtulungan kayo sa amin. Maasahan ninyo. Salamat po. Tutuloy na po kami. Tayo na. Douglas, makalalabas ka na riyan. Narinig mo? May warrant to pares ka. Inihabla ka ni Mr. Angeles. Tungkol dun sa anak niyang si Nati. Ayusin mo yan, ha? Papa, paano ko naman ayusin niyo? Wala naman akong kasalanan. Huwag matigas ang ulo. Ayusin mo kagad yan. Kung gusto mo, Douglas, para hindi ka malagay sa alanganin, kami na ni Boy Alex ang kakausap kay Mr. Angeles. Baka sakaling maayos. Pwede ba, Edward? Darating na kaya si Angeles? Darating na yun. Alas 8 pa umalis na Manila. Choy, ikaw na magkipag-usap kay Angeles. Mas may diplomasya ka kaysa sa akin. Mahirap kausap yun eh. Alam mo, Boy, walang araw magkakaroon din ako ng restaurant. Pero hindi ganito kalaki. Maliit lang. Para magamit ko yung kaalaman ko sa pagluluto. Choy, ayan na si Angeles. Mr. Angeles? Douglas? Kasama, toast tayo para sa kumpargo. At sa malamang, magiging bilas ko pa. Si Edward Hagedorn. Pare, ligtas na pala sa peligro si Mr. Angeles. Ilalabas na rin sa ospital eh. Mabuti naman kung ganun. Masyado kasi naging mabilis ang pangyayari noon eh. Eh bakit naman kasi kayo mga Hagedorn ang hilig-hilig kumasok sa alanganin? Pati tuloy yung kapatid kong si Ellen, nag-alala sa'yo. Pero pare, mag-ingat ka rin. Marami lang mga bago mukha sa club ni Mr. Angeles. Kilala mo naman yun. Marami si Tauhan. Salamat sa paalala mo, pare. Mm. Pare Arnold, inom lang ng inom, ha? Walang bisibisita dito, ha? Huwag mo ko lalanin. Tsaka si Kumare. Pare, nininervis ako tuwing hawa kami yung gulugod mo. Parang may mangyayari. Mamari, pare, lalabas lang ako sandali. Saan ka pupunta? May kukunin lang ako. Babalik agad ako. Oo, ano? Nandiyan ba? Oo, nasa loob. May mga kainuman. Yun naman pala eh. Pasukin na natin. Para walang kawala. O, paano? Bahala na kung may madamay. Basta madali natin si Hagedorn. Basta huwag mo pa tayo lumaka na. O, sige. Ako ba, hanap nyo?
Ano nangyari? Nayari niyo ba? Hindi, Roger. Nakaligtas ang loko. Di bale, Roger. Sa susunod. Ano sa susunod? Ang ihina naman ninyo. Mabuti pa kami na lang ang dumali. Kaya nga lang ayaw ni boss. Baka naman, nasundan kayo rito. Hindi, sigurado kami. Sige, doon kayo sa likod. Magpalamig muna kayo. Boss, kusina ito. Sarap ang daan. Dito ang daan. Sabi ko naman tayo kay boss. Eh di paliwanag natin. Oh, walang galang sa inyo mga kaibigan. Ayaw mga sumasayaw, maupo muna kayo. Mula sa gabing ito, sarado na ang club nito. Kaya maaari na kayo lumabas. Teka, teka, teka! Walang lalabas! Hoy, Hagedorn! Huwag mo sabihin kinatatakutan ka! Lugar namin to! Hindi upre ang pananakot mo rito! Ah, ganun. Basta pa tayo mga kasama. Lalabas na po ako! Lalabas na rin po ako! Maraming salamat. Yun lang. Siguro naman pwede mo na ako samahan sa linggo. Alas 10 yun, ha? Sige. Sundin mo na ako sa Red Cross. Ma? Tessie, umakit ka muna sa taas. Nakulagot ka, baka nabasa na yung sulat. Mamaya na yan! Maupo ka, Ellen. Hindi namin ugali ang magbasa ng sulat ng mesulat. Na hindi sinasadya ay nakita ng mama mo at ibinigay sa akin. Pabaligtad pa ang pagkakasulat niya, para hindi maharata. Matagal mo na palang nobyo ang Edward na yan. Bakit ipinaglihi mo sa amin? Ipagtatapat ko naman po talaga sa inyo. Kaya lamang. Alam mong hindi kami papayag. Dahil alam mo rin kung anong uri ng pagkatao meron ng Edward na yan. Nabibilang saan ka ng matatapang. At walang pasensya. Dinala pa rito sa puerto ang pagiging siga-siga nila sa Maynila. Kaya yan, laging nasasabit sa gulo. Papa, hindi naman po ganun kasama si Edward. Anong hindi? Nasaan yung Edward na ngayon? Di ba nasa Maynila? Nagtatago? Paano mo may pagmamalaki sa amin ang taong yan? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit naitago mo sa amin ang tungkol sa inyo dalawa. Hindi naman sa ganun, Mama. Humahanap lang po ako ng tamang pagkakataon para maunawaan niyo ang damdamin ko. Matalino ka, Ellen. Sa matagal na panahon, napatunayan namin na sa bawat kilos mo't pa siya, ginagamitan mo ng utak. Ikaw ang gagawa ng kinabukasan mo. Mag-isip-isip ka. Ang kasal dito ay isahan lamang. Hindi pwede ang dalawang kasal. Ikaw, lalaki. Hindi ka ba pinikot itong babae? Hindi ho. Ikaw, babae. Hindi ka ba naman pinwersa ng lalaking ito? Hindi po. Ikaw ba, Ellen Marcelo, ay pumapayag na maging kasama sa habang buhay at bilang asawa ni Edward Hagedorn?
Opo. Ipagtanong mo ako sa Norte Insan. Sa limang tinira ko, apat ang nagbabakasyon sa simenteryo. Bilib talaga ako sa'yo, Pinsan. Pero itago mo na yung baril mo. Baka itulak tayo ng demonyo, pumutok pa yun sa atin. Relax ka lang, pare. Masyado ka naman nervyoso eh. Ganyan talaga matuwa si Braulio. Tiwala ako sa pulso ko. Ibubuga ko lang ang bala ng baril ko. Kung gusto ko. Eh, gusto ko. Amo? Amo? Ang lakas naman ang loob mo para magpasiklab dito sa teritoryo ko. Takasan ka ba? Ha? Hugok! Amo, pinsan ko. Bumisita lang. Baka naman pwedeng arborin. Swetuhin mo. Ayokong may pumapapil dito. Sino ka ba? At takot na takot ang mga ito. Sino ako? Boy, Alex. Amo, huwag mo na patulan. Amuyong lang yan eh. Tatanda na yan. Noel, pinayo mo na yan. Baka dito pa sa Puerto Princesa pagawa ang lapida niyan. Napakabilis ng araw. Ilang panahon pa? May dalaga na tayo, Edward. Oo nga. Kaya iniisip kong bumalik muna tayo sa Puerto Princesa. Kahit anong pagsisikap ang gawin ko rito sa Maynila, walang nangyayari. Renta pa lang sa apartment na ito eh. Wala nang natitira sa kinikita ko eh. Kung nasa Puerto tayo, maaaring makapagpatayo tayo doon ng isang maliit na negosyo. Yan din ang nasa isip ko eh. Kaya lang, ang inaalala ko baka... Hindi tayo tanggapin ang mga magulang mo. Alam ko masakit sa kanilang ginawa mong pagsama sa akin. Kilala ko ang papa mo. Pag nagalit yun, matagal bago makalimot. Hindi naman siguro. Magbaka sakali na rin tayo. Anong malay natin? Baka pag nakita nilang apo nilang si Pitikay, baka ibigay na rin nila sa atin ang kanilang bendisyon. Wala din sa Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaparan ng sa una. Ngayon at mabas walang hanggan. Sa mga Ama, Anak, Espiritu Santo. Amo, lalabas na muna ako. Masyado malakas ang ulan eh. Isisilong ko lang yung mga panabong ko, baka sipunin eh. Sige. Kamyong! Kamyong! Thank you.
Tapos na maliligayang araw mo. Akin na ngayon ang teritoryo mo. Mga kapatid, ang ating kapatid na si Boy Alex ay pumanaw na sa piling ng Diyos upang doon ay tamasahin niya ang kaliwanagan, kaligayahan at kapayapaan. Ang kaliwanagan ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang nakakakita sa Diyos ay nagkakamit ng buhay. Kaya't ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita sa mga tao upang sa pagkakita sa Kanya, ang lahat ay magtamo ng buhay. Hindi tayo maaaring mabuhay kung walang pakikihati sa buhay ng Diyos. At kung hindi tayo magtatamasa ng Kanyang kabutihang loob. Amo ko. Amo, magbabayad sa akin na gumawa nito sa'yo. Magbabayad sa akin! Nakikiramay ako, Siria. Sige, Mili. Masyado kayo na atraso. Nasabad kami ng Coast Guard sa laot. Muntik nang kumpiskahin yung kargamento natin. Mabuti na lamang, nakuha sa areglo. Huwag kang mag-alala. Gagawa na lang ako ng paraan para sa susunod. Magbubulag-bulagan na lang ang mga yon. Dito. Dito ang malaking problema natin ngayon. Sa Nara, Palawan.
Nakakaalarma na ang nangyayaring smuggling operations dito. Lantara na. Walang iampa. At hindi na sa laod sinasalubong ang mga kontrabando. Mismo sa perna. E dinidiskarga ang mga ito. Ba, milyon-milyon ang buwis na nawawala sa gobyerno. Pag hindi natin nasugpo ang problema ito. May balibalita pa nga ako, sir. Nabukod sa mga sigarilyo, sell at mga imported goods, may mga dayo pang illegal na pinapasok dito. At hindi lang ho yun, sir. Garapal din ang ginagawa nilang paglalabas sa mga kahoy natin. Tulad ng Nara, Mulabe, at saka Mulawi. Kaya nga pinag-utos agad ni Commissioner ang pagtatayo ng customs doon. At hiniling din sa atin ang immigration na masugpo ang human smuggling. Kaya lang, ang problema natin, hindi tayo pamilyar sa lugar. Eh wala man lang isa sa atin ang taga-Palawan. Sir, meron po akong kumpare sa Puerto Princesa. Matunog ang kanyang pangalan sa buong Palawan. Ginagalang at kinatatakutan. Pwede natin siya lapitan. Sino siya? Si Hagidon. Chavez, pakisabi naman kay boss, dagdagan ng party namin. Galit na si Epe. Bakit ganun lang nagiging party namin? Tsaka, tumitiba naman kayo ah. Kayo rin, baka mawalan kayo ng posisyon. Hindi problema yon. Ang sabihin nyo kay Epe, may darating na malaking shipment. Kapalit ang mga narang inilabas niya, doon na lang siya bumawi. Chavez. Sino? Kung hindi ako nagkakamali, siya si Hagedorn. Kinatatakutan sa Palawan. Hoy, Hagedorn. Naligaw ko yata. Chavez, sinamahan ko ang mga taga-customs. At dinepetize nila ako para tulungan sila. Para saan? Maraming illegal na kargamentong lumalabas at pumapasok sa lugar na ito. Dapat patawan na ng buwis. Kaya nandito ang customs. Ang lakas ng loob mo, Hagedorn. Paano mo masisigurong magagawa mo ang gusto mo dito? Eh, wala ka naman sa puwerto. Nandito ka sa baluwati ko. Mabuti pa. Lumayos na kayo. Walang custom-custom dito. Ah, wala ba? Congratulations, Edward. Lalaki pa lang naging anak mo ngayon. Salamat, Kapitan. Kung akila balita agad iyan, baka hindi lang ganito bigay aki blowout kay pari Edward, ha? Mga kaibigan, ano bang pag-uusapan natin? Wala naman. Dumidikit lang kami sa mga matatag. Alam namin ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tungkol saan? Meron kami darating bago shipment. Pero sa buwis na ipapatong dito, halos wala na kami kikitain. Kaya naman pare, baka pwede ikaw gawa paraan. Maaaring magkaroon ka dito. Hindi ikaw dihado. Kayo naman kaibigan, maaaring nakagawa ako ng mga maling disyon noon sa buhay ko. Pero kahit minsan, hindi pumasok sa isip ko ang pumatol sa ganyan. Biro lang yan, Edward. Hagedorn! Sige, upo ka muna. Oh, sige. Huwag niyo nang pakiusapan yan. Presyuhan niyo kagad. Masyado ka nagmamalinis, Hagedorn. Pare-pareho naman ang mga kulay niyong taga-customs. Mukhang kwarta. Pare, huwag ka nang makialam. Kinakausap na nga ni Kapitan eh. Ikaw ang huwag makialam. Nakikipagliwanagan lang ako dito. Pwede ba, Hagedorn? Oh, nakita mo. Mga kasama, pwede ko ba makausap ang kaibigan nyo?
Paano pare, Hagedorn? Aalis muna kami. Tara mag-usap kayo mabuti. Yeah! Ayaw na, Kapitan. Mahilig ka pala sa gitara, Hagedorn. Bakit hindi ka nalang tumugtog sa labas ng simbahan? Para limusan ka. Pero, ako ang buhay na manok. Huwag awat! Pag wala na, Hagedorn, tayo libre na. Ngayon, Hagedorn, huwag ka nang manghimasok dito sa Nara. Para hindi mapabilis ang biyahe mas simenteryo. Nagkakamali ka ng dinuduro mo. Una, deputy agent ako ng customs. Pangalawa, makakainin mong sinasabi mo. At pangatlo, kapag hindi ka umalis dito, bubunutan kita ng baril. Papatayin kita sa kinauupuan mo. At pangapat, siguraduhin mo lang mas mabilis ang pagbunot mo ng baril kaysa bilis ng bunganga mo. Patay negosyo ko. Hindi dapat magtagal to. Siguradong may mangyayaring masama kay Edward. Irarampas siya ng pulis Nara. Bugas! Lakitan natin yung provincial commander. Baka matulungan tayo. Kailangan ipunin na natin ang mga tauhan natin. Akong bahala sa kweto. Ako naman sa bangkaw. Sarge, kanina pa yan ah. Kanina ka pa umiinom ah. Hindi ba dapat binabantayan mo ako? Nalalagay ako sa bilid niyan. Alam mo namang tagalid ako rito eh. Hagedorn, masyado ko matatakotin ah. Huh? At sinong tao hindi matatakot? Ang nagbabantay, lasing. Ano lasing? Dili ako ay. Pakainom lang. Sarge! Hoy, huwag ka matutulog. Huwag ka matutulog. Paano ako? Paano ka? Bahala ka sa buhay mo. Sarge, sagutin mo ako, ha? Katungkulan mong bantayan ako. Pag may nangyari sa akin, sabit ka. Hagedorn. Para ka suramplaka. Paulit-ulit. Ayan. Bantayan na yung sarili mo. Ding. Si Sargento Bitog ang bantay dun sa loob. Alam niyo naman yon. Ang utak nun nasa talampakan. Kayang-kayang nyo nang ilabas si Hagedorn. Ano nangyari yun? Ewan ko! Hagedorn! Hagedorn, si Hepeto!
Magandang gabi sa'yo, Epe. Balita ko, may mahaba ka dyan sa loob ng selda eh. Meron nga. Binabantayan ko lang sarili ko. Pwede ba tayo mag-usap? Nag-uusap na tayo. Pilosopo ka. Hagedorn, ang mabuti pa, ihagis mo nang mapalabas yung mahaba. Para makapag-usap tayong mabuti. Wag. Mahirap na. Baka malagay ako sa alanganin. Gagawin ko ba naman sa iyo yun? Gagawin. Sira pala ulo nito. Ikaw ang sira ulo, Epe. Epe, hindi marating. Anong ibig sabihin nito? May dala kami release order mula sa provincial commander para kay Hagedorn. Anong release order? Gawa-gawa niyo lang yan. Hindi mo ba babasahin? Wala akong pakialam dyan at hindi niyo makukuha si Hagedorn. Mangyayari lang yan, Hepe, kung nagtatampo ka na sa bigas. Pekto, kunin si Edward. Okay, tama na muna yung laro. Magmerienda muna tayo. Tara na, Pitikay. Yan ang masarap dito sa inyo, Hipag eh. Nagkahanan sa pagkain. Kaya lang, medyo kulang ah. Wala ba pang painit? Meron, sandali, kukuha ko ha. Kapag na-Erin, Agi, tigilan mo nga yan. Ito, Agi, oh. Aga-aga eh, pag-iinom na inaatupag mo. Oo nga naman, Kuya Agi. At saka wala kang makakainuman dito. Wala si Edward. Hmm, inagtulungan nyo na naman ako, magkapatid. Mami, bakit ang tagal-tagal po ng daddy sa Maynila? Kailan po pa siya uuwi? Uuwi din ang daddy mo. May inaasikaso lang siya sa Maynila. Kaya lang, Mami, pag may meeting sa PTA, ikaw ang lagi nilang nakikita. Hinahanap nga nila si Daddy. Hindi bale. Pagdating na pagdating ng Daddy mo, sabay kaming pupunta sa meeting. Okay? Itikay, nandito na sila, Telma. Mami, lalabas lang po muna kami at maglalaro. O sige, maglaro muna kayo. Tara na, Kling! Ano bang pinagkakaabala ni Edward sa Maynila? Nakisosyo kasi si Edward sa negosyo ng mga dati niyang kabarkada. Yun ang nasikaso niya ngayon. Anong negosyo daw yun? Beauty parlor. Beauty parlor? Eh, kailan pa naging beautician si Edward? Negosyong pambabae lang yun ah. Baka naman may ginagawa ng milagro yung asawa mo sa Maynila, kampanting-kampanting ka pa dito. Alalahanin mo, puro babae ang customer ng parlor. Huwag ka lang ang manggatong dyan. Hindi gagawin ni Bilas yung kay Ellen. Paano mo naman na siguro? Ang sabihin mo, matalikod lang ang mga asawa niyo, eh nagiging binata na kayo. Hindi naman siguro gagawin ni Edward ang mga bagay na yun sa akin, ate. At saka isa pa, mabuti na rin at matagal siya sa Maynila. Dahil hanggang ngayon, nakakabit pa rin sa kanya ang nangyari sa Nara. Ay nako, Ellen, huwag ka masyado magtiwala. Wala naman siguro masama kung minsan eh, pasyalan natin si Edward sa Maynila. Ay nako, sobrang arte. Tinuturuan ba naman ako kung ano dapat kong gawin? Yan, barat-barat namang mag-tip. Ang pala, ha? Bonita, huwag ka na magreklamo. Siyempre, alam nung tao kung ano mas bagay sa kanya. Oo nga naman. Kita mo yung sweetheart ko, hindi nawawala ng customer yan kasi ikaw... Eh, tiyos mo! Huwag ka magpadala sa isang to, Lily. Huwag ka magpaloka sa bruhong to. Pekto, Pekto. Egyptian sun god. One syllable yan. Ra! 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 Edward! Honey! Nagugutom ka na? Medyo. Haya mo, hindi masasayang ang paghihintay mo. Nagluto ako ng paborito mo. Pag ready na, tatawagin na lang kita, hmm? Sige. Sige. Edward, honey. Counted! Si Peko talaga, oh. Kakaasar. Talaga namang kasar yan eh. Lale! Lale! Wait pa nga, Lale! Lili, sabi ba? Busok ka na sa pagkain, busok ka pa sa pagmamahal. Ayaw mo nun? Eto, gusto mo? Masyado ka namang violent eh. Kumakalusot lang naman eh.
winding road that leads to your... Beto! Ay, naku, ma'am! Break time kami! Alaw na lang kayo bumalik! Ma'am! Lumos pala kayo! Kailan pa kayo dumating? Anong kailan kami dumating? Di ba nakita mo kami? Ano pa nangyayari sa'yo? Inahabol kasi ako ng putaktil nun eh! Teka, di ba si Edward yun? Pekto, anong... Ma'am, nagpapakulot! Nagpapakulot? Shhh! Natutulog eh! Ma'am! Eh, napuwit ka gabi! Edward? Edward? Ma'am, mabuti pa, huwag natin gisingin. Pagod na pagod yan. Nag-overtime yung kagabi. Ang daming tinarabaho yun eh. Ganun ba? Kawawa naman si Edward. Ma'am, mabuti pa. Total oras na eh. Kumain muna tayo. Para pagbalik natin, gising na si Sir Edward. Ha? Sige, mabuti pa. Siguradong magugustuhan niyo ron. Masarap pagluto dun eh. Doon nga kami madalas kumain ni Sir Edward. Edward? Eh. Honey? Honey, anong ginagawa mo dyan? Honey? 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 Hoy, babae. Sino ka? At ba't mo siya tinatawag na honey? Bonita? Sino to? At anong ginagawa ng mga ito dito? Tumahimik ka, ha? Asawa ko ni Edward. Bakit? Ah, ganun! At paano naman nangyari yun eh? Ako ang kinakasama ni Edward eh. Sabi ko na nga ba walang gagawing matinutong Edward na to eh. Hoy babae, kung saan ka mang basura na pulot ni Edward, bumalik ka na dun ha? Basta! Sige! Huwag mo kalaan sa laki mo! Ha? Paano mo babae ito? Beka! Sabihin mo kali sa babaeng ito kung sino ako kay Edward! Tina, siya si Ellen. Asawa ni Edward. Kamusta na kayo? Daddy! Daddy, bakit ang tagal-tagal niyo sa Maynila? Hindi yun lang po kami pinalikan ah. Oo nga naman, Daddy. Ang daming meeting sa school namin. Hindi ka naman nagpupunta, lalo na sa PTA. Panay tuloy ang tanong sa akin ng mga teachers ko at mga classmates ko. Hayaan mo't mabawi tayo. Pupunta natin lahat yan. Bakit ngayon ka lang dumating? Si Clink, inasikaso ko yung negosyo natin sa Maynila. Yung beauty parlor? Marami po ba nagpapakulot? Ha, Daddy? At saka na natin pag-usapan yan. Yung mami ninyo. Ha? Huh?
Dali-dalian mo, ha? Dumarami ng bisita at parating na si Mama. Huwag mo akong madaliin. Baka mahilaw itong suka, eh. At saka, magbihis ka, ha? Baka mag-amoy suka ka. Dami naman sinabi. Ano? Ah, hindi. Ang sabi ko, eh, wala na tayong gabi. Maligayang bati sa inyong karawan, Mama. Natatandaan niyo ba yung tugtog na yan na pareho niyong paborito ni Ellen? Isinusumpa ko sa iyong kagandahan na ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Hindi kita malimutan. Magsang ka pareha mo, ah. Palasan mo na tayo. Hoy, Boy Alex, ikaw talaga, ah. Biro lang, eh. Sige na. Ang hilig niyo talaga sa basag ulo. Tingnan niyo mga mukha niyo, puro pasa. Wala na ba kayong kadaladala? Nagsermon na naman si Milanyo. Choy, pasensya ka na kay Miling. Para kasing matanda sa una yan, eh. Talaga naman, eh, dapat pinalampas yun na, hindi na kayo nagkagulo. Buti na lang, hindi nasira ang instrumento namin. Inalala mo yung instrumento, eh mukha namin muntik na masira. Inisip na namin, eh, kung ano mukha papakita namin kay papabukas. Siya nga pala, Miling. Nakumbinsi mo rin ba si Papa? Hindi, eh. Tuloy ang biyahe ko mamaya sa Palawan. Kailangan ako ng lola si Perto. Paano yan? Di magkakahiwa-hiwalay na tayo. Ganun na nga. Choy, huwag kang mag-alala. Susulatan ka naman namin, eh. Diba? Oo. Oo. Harapo yan, ha? Oo. Saka, kahit na magkakalayo tayo, kahit tayo pa rin, hindi tayo magkakalimutan. Sabi mo yan, ha? Oo.
Ito yan, ha? Oo. Ha? Ra. Oh, Edward. Hindi mo makukuha sa tingin-tingin yan. Lapitan mo na. May pinag-uusapan lang sila eh. Relax lang kayo. Walas, Dick. Ang labo mo talaga. Kanina mo pa kami pinipili tumambay dito. Para lang dyan sa... opursunada mo. Tapos itameme ka. Eh baka sabihin ng mga taga-santaritang yan eh. Mahina tayo mga taga-baste. O ayan, Edward. Nakatingin na. Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Oo, ayos na. O, kawin na. Gina! Gina! Sige! Si Totoy Carriedo. Batsi na tayo. Masisira lang araw natin dito eh. Pasensya ka na, Totoy. Wala talaga akong masyadong pera ngayon eh. Pagbalik mo, dadagdagan ko. Umawi ka na lang sa iba. Ba! Akala ko ba estudyante ka lang? Pasensyado ka na, bata! Teacher ka na pala ngayon! Hindi, Totoy. At pati ako tinuturuan mo! Ha? Hindi, Totoy. Hindi naman ako nagtatago sa'yo. Pamasahe lang talaga ang nandito sa akin ngayon. Liga, nasasabihin ko sa'yo. Liga, liga, liga. Gawin ka na! Bumpol ko ba? Kilala mo ako, Bert. Mainipin ako. Sa susunod, huwag na huwag mo ako bagaantayin, ha? Ang gusto ko, linggo-linggo, tuloy-tuloy ang koleksyon. Pero, Toy, wala talaga akong pera, Toy. Ah, wala, ha? Wala. Bukas! Ganito rin oras. Yung deposito. Totoy. Axis! Ano? Bakit? Anong problema natin, Tisoy? Totoy. Arbor ko na siya. Uy! Huwag ka naman masyadong magpakabayani. Si Gatong Seris na lang yun! Pero teka, teka! Bibigyan kita ng partida! Hindi na kita paabuting ma-firing squad Barceloneta! Bakit? Kalahi mo ba yung isa sa mga bumaril kay Rizal? Komedyante, ha? Macho ka lang! Narinig niyo sinabi, ha? Nagpapatawa si Pablo ng puso! Nagpapatawa! Ay! Wala makikalam! Yakang yaka ako itong si Soy! Sisyo na! Biskwit pa! Wala ka pala mga taxis! Ano? Laban! Edward! Edward! Walang yakap, Pablo Bertuso! Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Wala po akong tama, ma. Ma, itago niyo ako. Hinahabol ako ng mga pulis. Bakit? Ano nangyari? Napatrobol po ako sa kanto. Nakasaksak po yung kasama ko. Ngayon, naalala mo kami. Pa? Pa? Ayoko pong makulong. Tulungan niyo po ako. Malamang mga pulis na yan. Pa? Ayokong dali nila ako. Itago niyo ako. Becky. Buksan mo ang pinto. Magandang gabi po. Magandang gabi naman po. May nakapagturo po sa amin na dito raw po nakatira si Boy Alex. Ako ang kanyang mama. Magandang gabi po. Tulog kayo. Salamat po. Bakit hinahanap niya si Boy Alex? May nagsasangkuto sa kanya sa isang saksakan na ganap kanina sa kanto. Naparito ho kami para ingan siya ng salaysay tungkol dito. Baka naman ni Bamboy ang hinahanap niyo. Kasi ang anak ko wala dito. Nung isang linggo pang nasa Palawan, nagbabakasyon. Sigurado ho ba kayong nandun siya? Baka naman nakabalik na. Hindi na lang tuloy dito sa inyo. Kanina nga lang hinakausap kami ng long distance. Nagmamadali kasi yung esposo kung malaman kung ano na nangyari sa mga pinapaayos niya kay Boy Alex. Baka gusto niya muna magkape habang tinatapos namin ang pagro-rosaryo namin. Huwag na po, Mrs. Maraming salamat na lang po. Siya nga ho pala, Mrs. Maya-maya lang, magkakailaw na kayo. Ginagawa lang ko dyan sa labas yung transformer na tinamaan ng kidlat. Sige po, paalam na po. Tutuloy na po kami. O, Alex, pwede ka na lumabas. Bumachi na yung mga alat. Mama! Ma, ang galing niyo pala magdrama. Pati mga alat, napabilib niyo. Alex! Pinagdiriman mo pa! Ginawa mo pa ang sinungaling ang mama mo. Anong klaseng anak ka? Ang kapal mo. Masahol ka pa sa hayop. Eh, anong gusto niyong gawin ko? Umiyak ako. Alex! Ah! Alex! 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 Bawa nga kayo sa kanya! Papa! Tama na! Ano ba kayo? Bitiwan niyo ako sabi! Ayun, tatlo. Ilagay ninyo sa isip niyo ito. Huwag na huwag ninyong gagawin sinungaling ang mama ninyo! Kung hindi, tatapusin ko kayo! Ang buhay kong ito'y hindi natatagal, kaya't nais kong mag-iwan ng pangaral. Sa mga anak, pati sa magulang, awitin kong ito'y inyong pakinggan. Dosean niyo sa bonang sumabang sa barkada, natutong maglating at magsugal ng bata pa. Perang pinagpawisan ng ama at ina, nilulos na isulit yung barkada. Baril at punyal sa'king sinawawa,
buhay. Alagad ng batas, maikpit kong kalaban. Mundo'y sumisikip, walang katahimikan. Ngayon nga habang ako'y nasa bilang buwan, madilim na bukas, aking tinatanaw. Kapiling ang inang mumatay luhaan. Pagkakon! May bisita ka! Kamalaran sa Diyos binibigay. Kaya kabataan, bisyo at barkada iiwasan. Sana'y maging aras itong... Ma, alam ko kung gaano kayo nasaktan sa nangyaring ito sa akin. Sobra-sobra na nga ang pagkakamali ko sa inyo eh. Hindi ko na nga alam kung masisikmura ko pang umarap sa inyo ngayon. Kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali, laking ipo ang... Patawarin niyo ako, Mama. Aaminin ko hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Na hindi ko natupad ang mga inaasahan niyo. Mula ngayon, sisikapin ko pong hindi na kayo biguin. Pangako, Mama. Darating din ang araw. Ipagmamalaki niyo ako. Namin lahat ang iyong manibagong kalusugan para sa bukas at sa maraming taong darating. Grandma! Grandma! Yugan niyo na po yung kandila para makain na po natin yung cake. So talaga? Teka, teka. Sino na nga ba itong apukong ito? Mama, sikling ko ito. Kaya naman pala eh. Sige, hihipan ko na yung kandila para makain na natin yung cake. Kusa! Ready? Mama, sir. Ba, sandali lang, ma. Kokodakan kayo. Oh, picture daw. Oh, handa na. Sige. Oh, halika. Handa na. Handa na. Oh, yan. Uy, kapit na lang ka. Oh, smile, ha? Smile. Okay na. Okay, ready. 1, 2, 3. Hey! Ha? Teka, hindi. Sama ko, ma. Sama ko. Halika, sama ko. Halika na. Halika dito, huling. Oh, yan, ayan. Oh, sige na. Oh, kuda ko. Kuda ko muna. Oh, ready. Oh, ready na, ha? Ready na. Oh, smile. Smile. 1, 2, 3. Bakit, Ellen? Napaga yata kayo ng uwi, ah. Edward, ref ba natin yun? Ah, oo. Eh, bakit dala ni Bestre? Papagawa mo ba? Hindi naman sira yun, ah. Ah, pinahiram ko muna kay Bestre para may maisanla siya. Isasanla? Eh, nagipit yung tao, nanganak yung misis niya. Kaya, tutubusin ko naman, eh. Ikaw pang tutubos? Oo, bakit? Ay, nako, Ellen, sa susunod, pati sewing machine nyo, sala set nyo, lahat ng kasangkapan mauubos dahil sa ugaling tong asawa mo. Edward, hindi sa pagiging makwenta, pero hindi sa lahat ng oras, makakatulong ka. E saan na kayo magpapalamig ngayon? May ice tank naman sa bayan, ha? Di bumili tayong yelo. Hindi ba? Ate Tessie, hindi ka na. Mahaba pang usapan. Ito na ba lahat akong brasa? Yan na ba? Ito na ba? Ayusin mabuti. Ayusin mabuti. Wala
Yung mga barya, isa pa. Edward, maganda pa sa kumbransa. Ay siya nga pala, si Aling Marian, tiga puro kotso, nagpapasabi, yung anak daw niya na hospital, kinukumbulsyon, humihingi ng tulong. Kasi kung sa'yo may ampekto, hindi iba sa atin yan. Tsaka, si Omi nga pala, may ano sabi mo? Kay Edward, ililibing na rin yung asawa ni Kasendong. Kailangan daw na pabayad sa lote. Ayusin natin yan. Salamat ho. Si Kapiting rin daw, sabihin, Kapiting, ano yan? Edward, nabalitaan ni Kaonyo na sinasagot mo raw yung matrikula ng mga bata. Isama mo raw yung anak niya. Maasahan nyo, Kapiping. Salamat ho. Edward, hindi kaya sa dami nung humihingi ng tulong sa atin yan eh. Wala nang matira sa atin yan. Blas! O, okay. Oy, Blas, samahan mo naman ako mami ang gabi oh. May bisita kasi ako mahilig sa happenings eh. Hindi ko lang matanggi yan. Malaki kasi utang alaw ko sa taong yan. Di, daanin nyo ako mami ang gabi sa bahay. Pero teka, ba natin dadalin? Bahala ka na. Ako, Edward, umira lang naman yung gulugot mo. Mukha may mangyayari ah. Makasama, mabalain na. Hindi kaya tumaugtumbang ka natin. Ikaw naman, Pepto. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Twenty-uno. Uy, Edward, may dumarating na polis. Sinabi ko na nga ba may mangyayari? Lagi, huwag niyo kayuman! Sandali, Rudy, ha? Mauna na kayo, Agi. Paparada ko lang itong sasakyan. Huwag ka muna kayang tumuloy, Edward. Nasa loob si Cabo de los Santos. Patagal na mainit sa yun, eh. Mabuti pa, umalis na muna kayo. Mamaya na kayo bumalik. Total, paalis na naman yun, eh. Yes, mag-ikot-ikot na muna tayo. Mamaya na lang tayo bumalik. Salamat, Jaime. Oy! Naligaw pala rito ang sikat na Hagedorn. Ang nababalitang matapang at kinatatakutan ng marami. Puro naman pipitsugi na nakakabangga mo. Sa akin mo subukan ang bilis mo sa baril. Bumaba ka, Hagedorn. Bumaba ka at magkasubukan tayo. Nasa labas si Hagedorn. Mukhang mapapasaba. Cabo, wala tayong dapat pagawa yan. Wala naman akong atraso sa'yo. At isa pa, wala akong bubunutin baril. Huwag nyo na akong lukuhin. Alam kong lagi kang may kargada. Bumaba ka! Cabo, talaga namang walang dalang baril si Blas eh. Pauwi na nga kami, di ba? Oo nga, kanina pa kami uuwi. Tama na yung mga palabas nyo. Bumaba ka, Hagedorn. Bumaba ka! Mawalang galang nga sa inyo, Cabo. Ano bang problema? Huwag ka makialam dito, Sorrento. Ano man ang problema, ayusin natin. Nakakahiya sa mga tao eh. Mabuti pa. Umuwi na lang kayo. Inuutusan mo ba ako? Huwag mo sabihin pisika. Sa ulitin, mamimili ka na sisitayin. Inilalagay ko lang sa lugar, Cabo. Bawal sa atin na magdala ng baril na naka-sibilyan. Martial tayo ngayon at yan ay a violation of general order number 10. Ano violation? Cabo, kung di kita mapapakiusapan, mapipilitan akong dalhin ka sa headquarters. Ganun, ha? Hindi ka pa namatay, Hagedorn. Hayop ka. Ayon sa salaysay mo, sinita mo mga pulis dahil may mga baril sila, naka-sibilyan at nakainom pa. Tama ba yun? At sinabi mo rito
na pulis ang bumaril sa'yo. Tama ba ito? Hindi si Hagedorn ang bumaril sa'yo. Totoo ba yun? Ramirez, kailangan mapirma ni Sarge ang statement niya. Sarge, kaya mo bang pumirma? Pasensya na po kayo. Talagang hindi po pwede. Ang CEO, baka pwede na yung makausap sandali. Sa ibang araw na lang po kayo bumalik. Itong dala naming pagkain, baka maaaring ibigay niyo sa kanya. Ikinalulungkot ko ho. Kabo, ilang beses na kaming pabalik-balik dito. Hindi na namin alam kung ano nangyayari sa asawa ko. Nakakatulog ba siya? Nakakakain ba siya? Thank you.
Edward? 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 Ellen, paano? Nakagawa ng paraan si Douglas. Pero ako lang pinayagan. At sandali lang tao. Edward, akala ko hindi na kita masisilip man lamang. Hirap na hirap lang loob ko. Salamat sa Diyos at dininig din niya ako. Ganun din ako, Ellen. Lagi ko na lang kayong naalala. Ikaw, ang mama, ang papa, at mga anak natin. Si Pitikay at si Clint. Huwag mo na kaming masyadong alalahanin. Maayos naman kaming lahat eh. Ikaw, anong kinagawa nila sa'yo? Pinahihirapan ka ba nila? Sinasaktan? Inugutom? Edward, ba't kailangan mangyari sa'yo to? Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Maraming nakakaalam na wala akong kasalanan. Di na nga masakit, Edward eh. Yung mga testigo nung gabing yun. Yung iba nagsitahimik. Walang gustong lumantad. Yung iba bumaliktad. Ikaw naman ang tinuturo. Ang salaysay ni Bayaw, hindi binigyan ng bigat ng korte. Dahil kamag-anak, pati yung bisita niya, biglang umalis dahil sa takot. Paano na, Edward? Matitiin ka ng gusto. Noong Pebrero 8, 1973, ganap na mga alas 9:30 ng gabi, ay may naganap na isang barilan sa harap ng Michelle's Club na ikinasawi ng isang Sargento Bitong. Masasabi mo ba sa harap ng hukumang ito kung sino ang bumaril sa nasabing Sargento? Opo, si Edward Hagedon po. Maaari mo bang ituro kung nasa loob ng hukumang ito ang taong sinasabi mo? Opo, siya po. Kagalang-galang na hukom. Binibigyan ko po ng pagkakataon ang sino mang naririto na pasinungalingan ang lahat ng testimonyong inarap ng panig ng taga-usig laban sa nasasaktan. Meron ba? Meron po. Ikaw ba'y sumusumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Pawang katotohanan. Ginoong Angeles, hindi kayang dahilan ng pagtitistigo mo ngayon ay bunga ng laking takot mo sa nasasaktan. Kailanman ay wala akong kinatukutan. Minsan ay nagkamali na ako ng paghusga sa kapwa ko. Ayoko nang maulit yun. Dahil konti na akong mapatay ng hayop niyan! Mr. Angeles! Hindi pinahihintulutan ng hukumang ito ang paggamit ng masasamang salita. Ipagpaumanhin ninyo kagalang-galang na hukom. Magpatuloy ka. Lingid sa kaalaman ng lahat. Napasa kamay ko ang isang matibay na ebidensya na matagal nang nawawala. Na nilagdaan ni Sargento Bitog ng sarili niyang dugo. Edward? Mr. Angeles, salamat sa iyo. Hinabol ko lamang ang katotohanan. Halos nasundan ko ang malaking pagbabago sa buhay mo, Edward. At nakikita ko na
bukal sa iyong loob ang pagtulong sa kapwa. Nasa iyo ang katangian ng isang leader. Bakit hindi ka kumandidato? Matagal na rin panahon na naghahanap ang ating bayan ng pagbabago. Hindi ba't yun na rin ang hinihiling sa iyo ang karamihan ng ating mga kababayan at ng iyong magulang? Pati na si Governor Socrates, hinihikayat ka. Pag-isipan mo. Alin din magkano kilon to? 45. Ano? 45? Samantala yung sanlinggo. 35 lang kilon yan eh. Pambihira naman ka. Eh, tumaas na nga ang dollar eh. Pakilam natin sa dollar. Yung peso naman ang pera natin. Ikaw naman pekto. Uutangin mo lang yata. Tumatawad ka pa. Aba, hindi nga. Kasama ng manager ko. O, Edward. Tuloy na ba tayo sa halalan? Malamang tuloy, Aling Pilar. Ayos. Boss. May pagdating na sa restaurant, paiho tayo ng suran, ha? Bye! Hoy! Haga doon! Namamalingki ka na, ha? Very understanding. Siyempre, kabundot ang aso. Ang sarap naman ang buhay ng misis mo. Pakain-kain. Taiga-higa. Tatakbo ka rin ng mayor. Huwag mo nang ituloy. Pupulutin ka lang sa kangkungan. Solomon, kapag nanalo ako... Hindi ka mananalo. Kapag nanalo ako, ikaw ang una kong tatanggalin. Kasama itong mga bata mong bulok. Hindi mangyayari yan. Bangungut lamang yan. Kung ako sa'yo, umurong ka na nang hindi masaktan ang katawan mo, pati ang pamilya mo. Anong... Alam mo na, ibig kong sabihin. Solomon, kapag may nangyari sa pamilya ko, hindi lang ikaw ang papatayin ko. Pati daga at ipin sa kasulok-sulokan ng bahay mo, papatayin ko. Otong! Nakakalimutan yung asong nagbabantay sa amo, ha? Ano, bulok? Gusto mong makawan, ha? Sige, buka niyo! Ano? Magkaalaman tayo, ha? Ano? Kayong dalawa, mag-iingat kayo. Sinubuksan ko ang ilaw. Huwag na. Billy. Alam mo ba kung anong takot ang ibinibigay mo sa akin kapag hawak mo yung baril na yan? Ako ang lalagot na hininga. Hindi ka na sana yun. Wala namang bala ito. Ayan ang mga bala ko. Iwan! Iwan! Sigil mo na yan. Maawa ka namin ng mga anak mo. Mahal ka namin, Billy. Kung may mangyari sa'yo at ma-accidente ka, kailangan ka namin, Billy. Kailangan ka namin. Oo. Oo na. Oo na. Tama na, tama na. Itimpla mo lang ako ng kape. Ha? Itimpla mo lang ako ng kape. Huwag ka na maglaro, ha? Oo, oh, hindi na. Gawa mo ako ng kape.
Pangan mo yung timpla, ha? Oo, Miling. Edward, mukhang palakbay na ako sa di may iwasan. Alexander, huwag ka magsalita ng ganyan. Edward, minsan naman sa buhay mo, gumawa ka ng pinakatama. Tumakbo ka. Maglingkod ka. Sumisira sa kanya. Kaya Solomon, hubarin mo na yung uniforme mo. Nagmumukhang trapo sa iyo. At kapag nanalo ko, ikaw at ang mga kasama mong blok, ang una-una kong paalis dito sa Puerto Princesa. Yan ang lalong hindi mangyayari! Ikaw ang alis! Tingnan natin. Larga! Mga kasama, pinangangalanda ka ng aking katunggali. Ang mistisong bangus na ito ay walang pinag-aralan. Walang plataforma de gobyerno. Ako daw ay barumbago, pasagulero, at isang sanggano. Ang lahat ng sinabi ng aking katunggali ay totoo. Pero mga kasama, ang hindi nabanggit ng aking katunggali, na kapag ako'y nahalal, ang Puerto Princesa ay magiging huwaring syudad sa buong Pilipinas. Alijan! Kayo, alis dyan! Oh, ano ang tinitingin nyo? Ha? Alis kayo dito! Boss, saan kayo pupunta? Ba't nag-akot kayo? Mag-akot! Hindi nyo ba napapalitaan? Ha? Nananahalo na sa bilang siya agad doon! Ha? Eh, sasama na rin kami sa inyo. Ano sasama? Wala akong pakialam sa buhay nyo! Boss! Anong balat sa sarili nyo? Sandali lang! Mag-akot kayo! Alis dyan!
Sa ngayon, natupad ni Mayor Edward Hagedorn na gawing isang modelong lungsod ang Puerto Princesa sa pamamagitan ng programang Bantay Puerto na kung saan niya nakamit ang mga sumusunod na karangalan.